Magandang araw sa kanilang lahat. Ang pag-uusapan po natin ay yung part 2 ng two motors interlocking. Okay, ito ngayon yung gagamitin natin na stop start. So meron na tayong mga wire para mas mapabilis ang connection natin. Ito ngayon yung dalawang magnetic contactor natin, motor 1, motor 2. So meron na tayong connection, ikakabit ko na to sa line 1. Line 1 sa stop, push button switch. Pagkatapos yung line 1 o sa stop, hanap ka ngayon ng normally open para sa maintaining contact. Procedure number 1, ginagawa po natin maintaining contact para sa magnetic contactor 1. Normally open, maintaining contact or auxiliary contact. Naikabit mo sa taas, sa baba na kagad. Pagkatapos yung maintaining contact, so papunta tayo ngayon sa coil ng A1, pero dadaan muna tayo sa normally close contact ng magnetic contactor 2 para sa interlocking. Ito, normally close contact gagamitin ko. Hindi ako muna nagdiretso sa coil ng contactor 1, A1, kailangan ang makikiraan muna ako. Ayon. So normally close contact. Then papunta na ngayon ako sa A1 ng magnetic contactor 1. Ito yung kinapitan ko, interlocking. Okay, papunta na ako sa A1 ng magnetic contactor 1. So isabay ko na yung green pilot lamp dahil naka-coil to coil. Okay, pagkatapos natin may lagay sa A1, yun, nakikiraan tayo dito sa normal close contact bago papunta sa A1 ng coil ng magnetic contactor 1. Then, next, A2, papunta sa overload relay, normal close contact. So, isabay na rin, po na rin itong pilot lamp green. Coil to coil yung connection natin dito sa pilot lamp green. Okay, procedure number 1 pa rin tayo, A2. Then pupunta ako sa overload, normally close contact. Eta, nasa right side. Normally close contact, overload. Then next, papunta na ako sa line 2. Normally close contact pa rin, na overload. Then papunta na ako ngayon sa line 2. Okay, tapos na natin may kabit. Okay, kailangan natin i-check ng multi-tester, under-o-meter. Tapos na tayo sa procedure number 1. Start natin. Kailangan may resistance reading. Ayun, meron. Then pwede natin patayin. Yon, ha? Okay, patayin natin. Ayun, ibig sabihin, tama yung connection natin sa procedure number 1. Pupunta tayo ngayon sa procedure number 2. So, procedure number 2, ito ngayon yung gagamitin natin sa start. Meron na akong line 1, dalawa dito sa maintaining contact, then papunta sa coil. Okay, again, line 1. Ito ngayon yung line 1 ko. Para sa stop. Okay, pagkatapos ng line 1, procedure number 2 na tayo. Dito sa magnetic contactor 2. Pagkatapos ng line 1, maintaining contact. Ito yung maintaining contact natin, dalawa. So alam natin na ikakabit natin sa normally open contact. Maintaining contact or auxiliary contact. Okay, nagkabit na ako rito sa taas. Ito. Then pagkabit mo dito sa taas, doon ka na rin sa tapat niya mismo sa baba. Eto. Normally, open contact, maintaining contact, or auxiliary contact ng contactor 2. Okay, nakabit ko na yung maintaining contact from line 1, stop, start, maintaining contact. Then next, papunta na tayo sa
coil, A1. Pero kailangan natin dadaan muna sa normal close contact ng magnetic contactor 1 para sa interlocking. Ito ngayon, ha? Ito, para sa interlocking. So, sa dadaan ako rito, bago ako pupunta sa coil ng A1 ng magnetic contactor 2. Yun. Okay, nakabit ko na. Then, dito, isang terminal. So, pagkatapos ito, sa interlocking, nakikiran ako rito sa normal close contact ng magnetic contactor 1 bago ako pupunta ngayon sa coil A1. A1 ng magnetic contactor 2. Okay, A1. Next. So, punta tayo kagad sa A2. Okay, sa A2. Ito, papunta sa overload relay, normal close contact. Kinakabit ko ngayon itong A2. Okay, A2. Kabit ko na rin itong pilot lamp green. Dahil ang connection nito ay coil to coil. Yun, sa isang terminal. Then, lagay din natin dito sa A2. Dahil ang connection natin dito ay coil to coil, yung green pilot lamp. Okay, pagkatapos ng A2, papunta ngayon ako sa overload relay, normal close contact, dito sa contactor 2. Eto, nasa right side. Okay, isang terminal papunta sa line 2. So, nasa procedure number 2 pa rin tayo. Procedure number 2. Overload, normal close contact. Papunta na ngayon ako sa line 2. Ito ngayon yung line 2. Line 1, line 2. Okay, nakompleto ko na ang connection para sa... Okay, tapos na ako sa procedure number 2 dito sa magnetic contactor 2. So, again, kailangan i-check muna natin bago tayo mag-connection ulit. So, kailangan meron tayong resistance reading dito sa contactor 2. Ito na yun yung stop at saka start. I-start ko ngayon. Kailangan may reading. Ayun, meron. Then stop. Ayun, meron. Ibig sabihin, tama yung connection natin. So, ikabit natin ngayon yung red pilot lamp. Ito, para sa procedure number 3. So, ilagay ko na itong line 1. Then, maglalagay ko ngayon ng jumper para sa normal close contact dito. Para magkaroon ng daloy ng kuryente para sa red pilot lamp para sa motor 1. Then next, ito yung kakabit ko, red pilot lamp. So, papunta ngayon sa line 2. Okay, nakakabit na ako ng normal close contact, line 1, jumper, normal close contact, then overload relay dito, papunta sa line 2. Okay, ganun din dito sa contactor 2. Kakabit din natin yung red pilot lamp. So, lagay natin jumper. Jumper, ito yung jumper. Para sa normal close contact din. Ng magnetic contactor 2. Then, ito yung red pilot lamp. Para sa motor 2. Okay, nakabit ko na isang terminal. Papunta na ako ngayon sa normal close contact or line 2, overload relay. Ayun, nakabit ko na ngayon yung red pilot lamp para sa motor 2. Okay, next. Procedure number 4. Kakabit natin yung orange pilot lamp para sa
motor 1 o magnetic contactor 1. Okay, mag-jumper ako rito sa line 1. Di pwede dito, marami ng wire. Dito na ako sa may jumper, line 1 pa rin dito. Then pupunta ngayon ako sa normally open contact ng overload relay. Jumper. Okay, kinakabit ko na dito sa normally open contact ng overload. Then ito na ngayon yung orange natin. Orange spiral tap, normally open pa rin. Ayun. Then papunta ngayon sa line 2. Line 2. Dito sa overload relay, normal close contact. Okay, naikabit na natin itong orange spiral lamp para sa motor 1 o magnetic contactor 1. Ito rin ngayon yung ikakabit natin para sa orange sa contactor 2. Ito. So maglalagay uli tayo ng jumper. Jumper papunta sa overload relay, normally open contact. Ayun. Ito ngayon yung normally open contact ng overload relay. Then next, ito na yun, yung orange pilot lamp para sa motor 2. Dito pa rin sa normally open contact ng overload relay sa terminal. And next, lagay na natin yung terminal, sa terminal papunta sa line 2. Dito na sa normally close contact ng overload relay. Okay, maglagay na ako ng power circuit para sa line 1 papunta sa magnetic contactor 2. Line 1 to line 1 para ma-supply dito ang magnetic contactor 2. Power circuit. Ibig sabihin, itong power circuit na to, yung matatabang wire to para sa supply ng motor. Line 1 to line 1, then we have line 2 to line 2. Ito na yun. Ha? Papunta ngayon sa line 2 para ma-supply din ng line 2 itong magnetic contactor 2. Okay, okay na yung power circuit natin. Line 1, line 1, line 2, line 2. Okay, lagay ko na yung load. Ito nga yung pinaka-load natin, single phase motor. Again, makikita nyo naman dito. From line 1, tapat lang. Tapat dito sa likod. No? Line 1, terminal 1. Tapat-tapat lang yan po. So, ito yung pinaka-motor natin para hindi masyadong maksaya ng space. Okay, line 1 terminal 1, then line 2 terminal 2. Tapat-tapat lang po. Line 2 terminal 2. Okay, nakabit ko na tong pinaka motor natin, ito na. Then ito naman yung pinaka motor natin sa contactor 2. Ganun din line 1 terminal 1 nandito sa baba. Baba ng mga overload. Then next, line 2 to terminal 2. Madali lang mahanap ito kasi magkakatapat yan. Okay, tapos na ang connection natin. So kailangan i-check uli natin. Baka meron tayong pagkakamali at mahirap na yung mag-backjump. Okay, tulad ng sinabi ko, bago natin supplyan to, kailangan i-check uli natin ang ometer. Ometer. Baka mayamay, may pagkakamali tayo. So, nailagay ko na yung dalawang terminal ng ometer. Start ko ngayon yung motor 1. Start. Ayun. Then, stop. Ayun, na-stop natin. Kung bakit may palo, nakakabit na yung red palo tap natin. Okay, start 2. Ayun, gumalaw. Then stop 2. Ayun, gumalaw. No? Ibig sabihin, tama yung connection natin. Pwede na natin supplyan. Okay, sinupplyan natin itong motor natin, itong magnetic contactor 1 and 2. So makikita nyo ngayon, umilaw yung pilot lamp red para sa motor 1. Umilaw din yung pilot lamp red para sa motor 2.
So ang connection nito ay interlocking. Maliwanag na pag in-start ko yung motor 1, hindi na pwedeng ma-start yung motor 2. Or vice versa, pag in-start ko yung motor 2, hindi na pwedeng i-start yung motor 1. That is interlocking na tinatawag. Okay, start natin. Start motor 1. Ito. Yun. Patay yung red. Umilaw yung green. Maandar yung motor. So ngayon, itetesting ko yung start yung motor 2. Meron tayong interlocking. Dapat hindi ma-start. Start ko ngayon ito. Na? Start. Ayun. Hindi pwede. Na? Bakit hindi pwede? Dahil interlocking connection. Okay, stop ko muna. Start motor 2. Ito ngayon, start motor 2 natin. Start. Ayun, umandar siya. Patay yung red, umila yung green, umandar na yung motor natin. Subukan kong i-start yung motor 1. Ito, start motor 1. Ayun, kahit anong pindot ko, hindi na-energize yung coil ng magnetic contactor dahil sa interlocking. Yung nakikiran ako sa normal cross contact. Okay, stop. Ayun. Start 1. Start 2, hindi pwede, may interlocking. Stop. Start 2, start 1, hindi pwede dahil may interlocking. Okay, stop. Okay, start natin. Start 1, overload. Hindi pwede i-start yung magnetic contactor 2. Check natin yung overload, no? Yung orange. Once nagkaroon ng problema itong motor, nagkaroon ng overloading, uminit yung windings, masesense yung thermal element, titip ko, no? Ayun. So, umilaw yung red, wala nang supply yung motor, nag-normally open yung overload relay. So, kailangan ay troubleshoot muna bago natin reset. Troubleshoot, then reset. Ayun, babalik sa dati. Ganon din dito sa kabila. Start ko muna. Start. Okay. Patay yung red, ilaw yung green, umaandar. Ngayon, pag nagkaroon ulit ng problema dito sa motor 2, uminit yung windings, masesense yung thermal element dito sa overload relay. At pag nasense niya, kusang mag-trip yung normally open contact. Close contact. Ayun. Nag-open yung normal contact na overload relay. So, wala nang supply. Umilaw yung orange na nagsasabi na nagkaroon ng problema yung motor. Okay, bago natin i-reset, i-troubleshoot muna natin yung motor. Then, reset. Ayun. Okay, so, tama yung connection natin.